Oh no! The internet can be a risky zone for everyone. Our young learners are most vulnerable to the dangers that it may bring. Online hazards may have tragic consequences, but worry no more. Protecting our young learners against threats of the cyber neighborhood is just a matter of awareness. With Google's Be Internet Awesome program, we can help our young learners to be safe and responsible users of the internet. Aiming to promote digital citizenship, Be Internet Awesome anchors on 5 themes called the Internet Code of Honor. First, be internet smart or share with care. Second, be internet alert or don't fall for fake information online. Next is be internet strong or secure your private information. It is followed by be internet kind or don't be a cyber bully. And last is be internet brave or talk it out when in doubt. To support its pedagogical value, Be Internet Awesome is supported by tools and resources evaluated by the International Society for Technology in Education and receive the Seal of Alignment for Readiness. To begin, let's get some light on the engaging computer game called Interland. Interland is intended for learners aged 7 to 12. It provides fun and adventure-packed hands-on experiences to help young learners discover safety measures in using technology. Players will be called Internauts. Internauts will explore 4 floating islands: the King Kingdom, the Reality River, the Mindful Mountain, and the Tower of Treasure. Each island features a challenging game equivalent to a different lesson. Internauts will collaboratively embark on a quest to combat evil hackers, fishers, oversharers, and bullies by practicing online safety and online etiquette. With this free interactive game, young learners will be empowered to achieve technological independence. It will also help them to distinguish between safe and unsafe behavior in online interactions. This includes attaining a sense of what to share on the internet and whom to share it with, depending on the content. Now, let's take a look at the Be Internet Awesome curriculum. The Be Internet Awesome curriculum features teaching guides on topics such as privacy and security, cyberbullying and online cruelty, phishing and scams, online reputation, and inappropriate content. Aside from teaching guides, the Be Internet Awesome curriculum also contains posters, worksheets, and slide decks that can be used concurrently with the game Interland. To encourage the entire family in promoting safe internet usage, the Be Internet Awesome Pledge can be reviewed and signed all together by parents and their children. Still, the most important safety measure is open communication between the members of the family and the school. Together, we can close the gap that surrounds the digital citizenship of young learners in the present technological age. Remember, play safe, learn safe, and stay safe. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners.
Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Lay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan! Isang mapagpala, malusog at magandang hapon po sa inyong lahat. O, hindi ito hairdressing ha, ito ay financial literacy. Ayan! So, magandang hapon sa inyong lahat. Nagulat ba kayo at hindi gwapong direktor at principal namin ang inyong nakita? Ayan. So, medyo po sinasamaan ang ating principal, no? So, ayan, tayo ngayon ay, ayan, so financial literacy, that is every Friday, 5:20 to 6 p.m. Yan, with Tutor Madge ng SDO Antipolo City. So, like nyo po yung ating page ha, ng DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, DepEd Philippines, DepEd EdTech at DepEd TV. Ayan, so maraming salamat sa ating lahat na nandito ngayon. Nakasama natin. Ano nga ba ang aim ng ating programang ito? Ayan. So, empowering our learners, parents, and teachers to become financially fit. Ayan. Kung meron po tayong mga kasama dyan ngayon, hello, hello po dyan. Ayan, no? I-hashtag na yan, Itulay Fitlit at Itulay Wealth. Yon, hashtag hashtag po tayo sa ating mga kasama and kindly share our Facebook live ngayon. Yan, para po marami tayong makasama ngayong araw. Kindly share ha sa ating mga kasamahan. Ayan. So, next natin. Yan. Ano pa? Hashtag ipon tayo. Ayan. Dito sa financial literacy ay tuturuan tayo kung paano ba tayo makakapag-ipon at kung paano ba natin maiingatan. Yun ang aim ng programang ito, no? Para maingatan natin ang pagpapala at biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, paminsan-minsan, makakasama niyo po ako. At si Tutor Arlene ay busy. Ayan. At si Tutor Madge naman po ay nagpapagaling. Yeah. Pag-pray po natin ang kanyang kagalingan. Okay? So ngayon, tayo ay nasa quarter 1, week 6. Smart investing, yung find ways to earn more and to save more. So ano-ano ba yung mga dapat nating malaman, no? Ano-ano ba yung mga paraan na kung saan makakapagdagdag pa sa ating income at makakapag-save pa tayo? Ah, Tutor Erza, May trabaho naman ako, may sweldo na ako, okay na yon. So, malalaman pa natin ha kung bakit ba kailangan na meron ka pa rin extra income. Ayan. So, ako nga po pala si Tutor Erza ng Pedro Guevara Memorial National High School. Ayan. So, last week po, ang ating pinag-aralan ay, ayan, teka lang. So, prepare for life financial challenges. Yun. So, ano-ano nga ba yung mga challenges na yun? Yung pinag-aralan natin last week, no? So, kasama natin si Tutor Arlene at saka si Tutor Madge nun. Siyempre, meron tayong tinatawag na SADD. Yan. Ano nga ba kung naaalala nyo pa? Ano kaya yung SADD? Yun. Ano ba yun? Ano yung S natin dyan? When we say S, ayan, sickness. Dapat pinaghahandaan natin yung ating, sabi mo, dapat hindi natin iniisip na nagkakasakit tayo. Hindi po mahalaga na meron po tayong naisube, no? Naitabi para in case of emergency at nagkasakit tayo na provider, tayo na breadwinner, or member of our family. Bagamat ayaw natin yan, pero yan ay katotohanan. At talaga namang habang nasa lupang katawan pa tayo, ay lahat tayo ay prone dyan sa sakit. Mahalaga na meron tayong ipon, na meron tayong extra income.
At ano pa, meron tayong pagkukunan. Yan. Yan, ayaw natin yan, ha? Yung nasa picture, no? Yung accident. Ayaw natin ang aksidente. Pero sabi nga, aksidente, hindi natin inaasahan. Hindi natin, ano nga ba yun, gusto, pero nangyayari. And also, disability. Yun. For example, bigla ka ngang nagkasakit, biglang wala ka ng kaya ng magtrabaho, ano pa, biglang hindi ka na nakalakad, hindi mo na magalaw yung kamay mo. Yun. So ano pa yung isa? At ayaw talaga natin, pero lahat tayo ay pupunta dyan, kaya dapat nating pinaghahandaan at tinatanggap ay yung death. Ayan, ayaw natin ang death, di ba? Yun, so, pero dapat natin itong pinaghahandaan. Ayan. So, at sabi nga, yan, bilang mga nag-aaral, bilang mga learners ng ating ano nga ba yun? Panahon ngayon. Yun. So, yun yung pinag-usapan natin last week na parang distinguisher. Nandyan lang, nakatabi lang at ayaw natin gamitin. Pero, in case of emergency, dapat alam natin o meron tayong magagamit. Pag nagkaroon ng problema, meron tayong madudukot. Spare tire, no? Para bang ayaw natin ding maflatan. Ayaw din natin hanggat maaari magpalit kasi sayang ng pera. Pero mahalaga na meron tayong natatabi. At umbrella, yan, kung sakali man, meron tayong laging magagamit. Yun. So, establish an emergency fund, ang sabi nga sa ating napag-aralan. Meron dapat tayong emergency fund. Kaya nga emergency. Lalo na po sa panahon natin ngayon, di ba, na meron tayong, ano nga ba yun? Kinakaharap na pandemya. Di ba? Magandang hapon po, Sir Elmer Dalida. Good afternoon po. Watching from Mandong Integrated School, District of Bataan, Division of Aklan. Hello po sa mga taga-Aklan. Hello po. Watching from Dubai, UAE, si Ma'am Gles Enario. Angelica Lastimosa Enario, ayan. Hello po sa mga taga Dubai, size 7. Hindi, joke lang po. Ayan, si Ma'am, si Ma'am Navarro, to Edward De Golio Ladit. Ayan. Hi, Ma'am Arlene! Hello! Good evening po! Good afternoon! Good evening po! Ayan, nakasunod si Ma'am Arlene, no? Ganon talaga pag live. Ayan. So, bati tayo, ma'am, sa ating mga kasama ngayon sa ating live. Nakakatuwa, meron tayong kasamang taga UAE. Mga taga Aklan. Wow. Yeah, sige, si Ma'am Angelita Lastimoso Enario, watching from Abu Dhabi, UAE. Good evening po sa inyo. Hello, Sir Elmer. Hello, Sir Luis. Ayan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, ayan, nakakatuwa naman, no? Si Ma'am Genevieve Liamo. Ayan. At saka si Sir Eduardo De Galio Ladit. Yan. Sa Isabela. SDO Isabela. So, nagre-review tayo ng kauntian, Tutor Arlie, nung napag-usapan natin nung nakaraan. Diba? Yan yung sinasabi nating emergency fund na mahalaga na tayo ay merong na itatabi. Ano pa nga yung kailangan nating i-establish? Yan. Yung emergency fund, kindly read po, Tutor Arlene. Ayan, we have to reserve money that you can use during financial emergencies. Yan, at saka? Cover immediate expenses while adjusting to an emergency. Yan, kasi pag nag-adjust tayo, pag nasa emergency tayo na sitwasyon, di ba minsan nahihila natin yung pambayad. Tama ba? Nararanasan mo yun, Tutor? Nahihila natin yung nakatabi nating pambayad sa kuryente. Nahihila natin. Naranasan mo ba yan? Aba, opo. Mo? Most of the time, lalo na pag ang bata ay nagkasakit. Yung mga bagets tayong nagkakasakit. Yan. At yun yung sinabi nga natin last week na huwag mag-invest kung wala pang ER o yung emergency fund or pang itulay, no? Pang tulay dun sa fund na meron ka. Kasi baka mamaya ipangungutang mo o kaya naman kukunin mo yung naisusubi nyo, yung pala pang emergency fund mo yon, pang education pala yun ng anak mo, no? So, pangbili pala yun ng laptop o pangbayad pala yun sa tuition. Yan, kaya mahalaga na pinag-iisipan talaga. Ano pa? Yan, Tutor Arlene?
And establish an emergency fund by ideally equivalent to 3 to 6 months of our income. Yan. So dapat kagaya nitong nangyari nitong ating nagkaroon ng pandemic, ano? So lahat talagang nahirapan. So yung iba naka-adjust dito kasi meron silang 3 to 6 months income nila nung natayo ay nagkaroon ng lockdown. So meron pa rin silang mga expense pang magamit sa kanilang expenses. Pero yung iba talagang walang-wala. Ayan, yan na yung nakita natin, no? Meron mga hindi gumagawa ng hindi man nila naisin. So, syempre, pag kumalam na talaga ang tiyan, talagang gagawa minsan ng hindi maganda. Oo, pero hindi yun natin ini-encourage, yes, at hindi yun excuse, ano? Kasi sabi nga, God will make a way. Lagi namang nagbibigay ang Lord ng kaparaanan sa atin. Sometimes lang talaga napupunta tayo dun sa sitwasyon na yon para makita natin kanino ba talaga tayo dapat kumapit at kanino ba talaga tayo dapat na umasa. Okay? And accessible and always available. Ayan, dapat baka mamaya ang tawag nga doon yung time deposit. Time deposit. mag-iingat po tayo doon kasi baka mamaya na sobrahan, masyadong matagal, maging maingat tayo. Kasi ako din po noon, parang meron kami noon sa bangko na ayokong sobrang tagal kasi hindi mo alam yung mangyayari dun sa mga susunod na taon, no? Bawa, 2 years muna o 3 years, then pag okay, saka mo ulit i-adjust, di ba, tutor, ano, Arlene? Parang minimum ba, I think, 5 years? Three or five years. Yan. Then, protecting your most important possessions. Yan. Ano ba yung most important possession natin? So, protecting your most important possession, yan, life insurance. Ano pa? Tutor Arlene? Health and medical insurance. Yan. At saka, home insurance. Ayan. And motor? Ayan. Vehicle insurance. Ayan, puprotektahan yeah, natin. Tutor. Yan yung puprotektahan natin yung ating mga, yung ating mga, ano nga ba yun? Yung ating mga possession, yung ating mga ari-arian. At sinabing ari-arian, ibig sabihin, pahiram lamang sa atin. So, iingatan natin ito, no? Life insurance, dahil hindi mo alam kung kailan, yung health and medical insurance, maganda talaga meron tayo niyan. Kasi, pag nga may nagkasakit, no? Buti na lang yung iba, meron nga sinatawag na health card, health no? Card. At saka home insurance, hindi mo naman hinihiling na may mangyari sa bahay mo, masunugan, or wag namang mangyari, no? May naka-insured. Ano pa? Motor, vehicle, kung sakaling, nangyari po sa amin yun, na-aksidente kami sa motor, buti na lang ay naka-insure yung aming motor, tsaka kasama kami, merong ganun na finifill upan kasi pag bumili ka, di ba? Kung gusto mong pati ikaw kasama sa naka-insure, yun, para hindi mo naman hinihiling na may mangyari talaga, meron tayong makukuha, no? May fan. Yan. Ano yung life insurance? Ayun. So, protection against loss of income. Hindi lang ito sa pagkakamatay or pagkakasakit. Paano pa nga kung halimbawa, tulad natin, Tutor Arlene, marami po ang nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Tama po? Yep. Mm-hmm. At saka yung tinatawag nga natin na SADD. Ayan, kung may magkasakit, kung mayroong magkaroon ng disability, maaksidente, at saka may mamatay. So, anong sabi dito, Tutor Arlene? Ayan, used to settle estate taxes. Oo, kasi anong mangyayari pag hindi na-settle? Siyempre, lalo pang lumalaki, no? The general rule, how much your LI is 5 to 10 times your annual income. Ayan. So, ang mangyayari kasi dyan, ano, used to settle state taxes. Ang mangyayari, pag hindi mo nga naman nabayaran yung mga taxes mo, no, lalong lalaki. Used to settle, dapat sinesettle talaga natin yan. The general rule, how much your LI is 5 times, your life insurance, dapat daw, 5 to 10 times your annual income. Wow! No? Hindi tayo aware doon na dapat pala yung life insurance ko kung magkano man yung sweldo mo. At least sikapin na 5 to 10 times your annual insurance. May nagko-comment ba dyan sa atin, Ma'am Arlene? Opo, ito po, may additional information po from Sir Elmer Dalida.
We must have daw po funeral insurance po, ma'am. Ayan. Good day. Always been following and watching here in Division of Iloilo from Ma'am G.R. Toleno. Ayan. Manotis po from Luna Apayaw, from Myra J. Ragasa, Pagaduan. Hello po. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan. Marami pong salamat. Ayan. Sige po, keep on commenting kung may gusto po kayong idagdag sa ating pinag-uusapan na malaki po ang maitutulong sa ating mga estudyante, mga parents, at ating mga kasamahan sa live ngayon. So, tayo ay from Luzon, Visayas, Mindanao, at pang ibang bansa pa, di ba? So, what type of LI or life insurance ang meron tayo? Yung term na LI, yan. Yung whole life, at saka yung VUL, at saka yung endowment plan. Ano-ano ba ang mga ito? Yan. So, yan. Yun ang mga type ng insurance. Yung meron kasi dyan na ano nga ba yun? Minsan, na ano ba yun? Nabaltaan mo ba yun, Tutor Arlene, na naka-insure yung, halimbawa, yung legs lang? Artista yun, no? Si J-Lo ba yun? Ewan ko, baka mali ako. Basta na ano ko yun, na naka-insure yung part of the body, no? Yan. Health insurance. Yan, mahalaga po yan. Meron tayong PhilHealth. Meron tayong HMOS, o check natin yung mga accredited hospital na kung saan ay pwede po tayo dyan mag-apply, no? Magagamit natin yung mga health insurance na yan. So hindi kasi lahat ng hospital ay meron nito, no, or accredited. May mga ibang hospital lang. Yan. Tapos syempre mahalaga na meron tayong PhilHealth, naghuhulog tayo ng PhilHealth natin para tulad ngayon, malaki, Tutor Arlene, ang nadi-discount, no, pag ikaw ay na-hospital dahil sa PhilHealth. Nung ang anak ko ay naoperahan sa Luslos, ang laki ng naging discount. Kahit sa ngayon, yung mga nagkakaroon ng COVID, di ba, Tutor Arlene? Yes, in addition to that po, yung sa mga health card natin. So, let's make sure po na yung mga health card na kinukuha natin available, halimbawa, malapit dito sa mga hospital sa atin. Kasi yung iba, hindi naman available in some hospitals, hindi natin din siya magamit. Meron ako dati, hindi ko magamit kahit saan dito sa Laguna, kaya tinigil ko. So, dapat yon first thing taalamin muna natin kung saan accredited na hospitals, yung mga health insurance. Mamuunin, no? Kasi sayang. Parang yung sa kapatid ko din, hindi magamit dito. Tuloy, wala. Parang kailangan pa sa Batangas pa yata or parang ibabiyahe pa ganun. Yon. And then syempre sinisecure natin yung children's education. Napakahalaga niya, no, na yung secure yung children's education natin, no? Kasi nga mahalaga ang pag-aaral dahil ito rin yung magtutulay at magtatawid sa ating mga anak ano man ang hamon ng buhay. Sabi nga, iba talaga pag meron kang pinag-aralan. Lalo na ngayon, Tutor Arlene, na ultimo ang pinakamababang trabaho minsan, hindi naman natin minamaliit, ano? Pero minsan mag-a-apply ka ng bagger, sales lady, o kaya naman janitor. Gusto college graduate din talaga. Ayan. So, review pa lang yon. So, week 6 tayo, Tutor Arlene. Smart investing. Yan ang ating pag-uusapan. Finds ways to earn more and to save more. Ano ang sabi mo doon? Ayan, so ito yung ano, no, hindi lang yung ating earnings, kailangan we have other extra income. Yan, tama. Bakit nga ba meron tayong mga teacher ngayon, no, na marami, kayod pa rin? Kasi nga ganito, sa pagpapalago ng pera, hindi sapat ang mag-ipon lang. Dapat matutong mag-invest. Yes. Kasi pag nag-iipon tayo, natutulog lang yung pera, di ba? Nandyan lang. Pero pag sinabi natin, nag-invest tayo, lumalago yung pera natin. Okay? Yan. So, make your money work for you. Yun ang ibig sabihin ng investment. Anong ibig sabihin para sa'yo nito, Tutor Arlene? Make your money work for you. Ayan, napangiti ako dito, make your money work for you. Ayan, so sa mga investment, diba, naka-invest ka and then tumutubo siya. Ako, one way ko dito, ano po, wala akong puhunan. It's my YouTube channel. Ma-share ko lang. I started my YouTube channel at year 2015. Ayan, then after 5 years, tsaka siya, doon ko nakita yung ano, yung worth ng aking pinaghirapan. So doon, nag-invest ako ng time and effort lang.
wala akong in-invest na money. And then now, I am earning medyo konti, ayan, para kung bumobonus na rin paminsan in 2 months, in 3 months, so yan. So, yung aking video na yan, kahit matagal na yan, habang pinapanood yan, kumikita yan kahit paunti-unti at naiipon siya. So, and then another way is investing, no? Halimbawa sa mga... Pero we must be ano, ha, vigilant kung ano yung pipiliin natin na pag-iinvestan kasi baka mamaya scam na to. Mm-hmm. Ayan, sabi ni Ma'am JR, sir ba to, Sir JR Toleno, VUL o yung tinatawag nating Variable Universal Life. Insurance for now is not actually good for short term. Dapat pang long term siya. Oo nga po, eh, mas maganda talaga na medyo... Dito tayo sa medyo short term lang, no? Kasi hindi nga natin alam kung ano yung pwede mga nangyayari. Para pati secure tayo. Ayan. If we can afford, yes, ma'am. Oh, if we can afford naman, opo. Meron tayong short term, meron tayong long term. Kasi yung long term, mas makikita natin yung ano nun eh. Yung percentage ng pag-increase nun kaysa dun sa mga short term. Ako, naalala ko nun yung, hindi na mag-mention ng banko, no? Yung 100,000, alam niyo, hindi man siya tumutubo ng 100 in 6 months. Parang 50 pesos, ganun. Eh kung ginamit mo 'yon sa iba, liwanag, ano ka? Ginamit mo rin siya sa business. Mas tutubo pa siya, no? So yeah. Kailangan talaga in a short term, in a long term ito pagka itong mga naka-time deposit natin. Ayan. Sige po, kung meron po kayong idea patungkol dito, share nyo naman 'yan. Make your money work for you. Yan, paano ba nag-work yung money para sa iyo? Yan. So, sabi nga, dapat ang pera natin, hindi natin pinapatulog, no? Hinahayaan natin ito sanang madoble, maging triple, sa pamamagitan nga ng ating pag-i-invest. Or, yung iba nga ang ginagawa ay, halimbawa, meron po akong nabasa, no, na bumili siya ng isang sapatos, tapos tinubuan niya ito, ibinenta niya. Then, kinuha niya yung pera ulit, tinago niya yung tubo, pinaikot niya, dalawa namang sapatos. Hanggang sa tubo ulit, tabi ulit, sunod, bili ulit ng puhunan. Yung ganun ba? Yung pinaiikot ng pinaiikot yung pera, no? Yes, that's right, Tutor Ersa. And nowadays, napakadali po ng ating makapag-business. Ano, kahit wala kang puhunan, actually eh. Kasi yeah. Picturean mo lang, pumunta ka sa isang tindahan. Ate, picturean mo, ate, post ko ha. Ayan. And then, puhunan mo siya. And then, ang gagawin mo na lang, yung iba gagawin, halimbawa, kuwari, ang halaga nito is 100. Okay. O meron siyang down payment na 50%. Halimbawa, ibebenta mo siya ng 150. So, konti na lang, no? Konti na lang yung i-wait mo para makuha mo yung puhunan na actually hindi ka naman talaga namuhunan. Kasi meron na siyang advance payment. Yan. Next ay, investing with a goal. Ayan. Dapat may goal tayo. Hindi tayo basta-basta na lang nag-i-invest na nag-i-invest. Ano ba yung goal mo? Malinaw dapat na meron kang tinatanaw. Diba, Tutor Arlene? Meron kang tinatanaw, meron kang gustong mangyari, may gusto kang ma-achieve. Kasi yun yung magda-drive sa'yo para ma-i-go yung goal na yon or yung ano mo, yung desire mo na yon, no? Yung investment mo na yon. Kasi pag wala ka, sige, okay lang, go lang. Sabi nga, wag nating hayaan na, halimbawa, nagbi-business ka, no? Pwede ba yun na ano, na bigay ko lang yung pera, pero tapos wala na. Hindi ko na aaralin, hindi ko na gagawin, hindi na ako tatrabaho. Hindi po ganun, no? Hindi dodoble yung pera natin pag ganun lang. Tinatrabaho po talaga yan. Understand and managing the risk. Yun. Kasi yung iba, Tutor Arlene, anong pagkakaunawa mo dito? Nag-invest, tapos, reklamo ng reklamo, no? Bakit wala pa? Bakit wala pang nangyayari? Bakit nabawasan? Bakit lumiit yung pera ko? O ba't hindi gumagalaw? Kasi hindi natin naiintindihan kung ano yung mga risk na meron doon. Diba? Mas malaki yung percentage kasi na nalilis for, I think, up to 3 years. Yeah, so after, pag mas matagal siya, mas okay yung interest niya. Mm-hmm. Ayan, sabi po dito ni Sir G, I suggest po for better improvement. Yeah, that's right. Income sa ating savings, I suggest mutual funds. Do not deal with time deposit. Yes po, sir. Napakaliit po ng ano. Mas maikli pa po po ang ating income through bank, about 2-5% plus tax pa. Yes po, that's right. Kaya ito, hindi to advisable nga itong time deposit. Yes. So, Yes. Siguro we can do this kung halimbawa alam mo yung pera mong gagamitin, halimbawa
meron kasi for 6 months lang, di ba, para lang di mo siya magalaw, deposit mo siya, and then for that time na kailangan mo na, madali mo siyang makuha. Ganun, siguro na lang. Yan. So, understand in managing the risk. So, ano yun? May low-risk investment, may medium-risk investment, at saka may high-risk investment. Kaya pag minsan, ano, tulad na nung nag-ano ko sa G-Invest, sa GCash, ano, mayroon kang sasagutan na form para malaman kung anong klase ba ikaw na investor. Kung high-risk taker ka ba, or risk taker ka ba, yung high, medium, or low nga, no? Ng klase ng pag-i-invest. Yan. Pag sinabi nating low risk investment, ma'am, ano, ma'am Tutor Arlene, actually kasi nalilito ko, Tutor Vicky ang masasabi ko kasi katatapos ko pa lang ng hairdressing kanina. Ayan. Ito 'yon, yung time deposit. Ayan. Yan. Low risk to. Mm-hmm. Kaso maliit din yung ano niya, yung percentage ng tubo niya. Yes. Yung sa mga low risk. Yung medium naman risk na tinatawag natin, na example nito, yung mga bond funds. Ayan. Balance mutual fund. Yun, ang mga medium yan. Then, yung high risk investment naman. Ayan, yes, stocks. Kasi di ba nga, hindi siya up and down. Ngayong buwan, ayan. Kaya yung iba, inaabangan talaga nila yan, no? Pag, pag bumaba, oh, di nabili yung iba ng stocks. Yun. Tapos pag tumaas naman, ayan. So, businesses, yun. Yun ang high risk. Ayan. So, any question ba regarding that? So, ano kaya tayo? Ikaw, Tutor Arlene, high risk investor ka ba? O medium? Or ano? Ako, meron ako nitong ano, high risk. Naka-invest ng ano siya, 10 years sa stocks. Aha. Ayan. Ito yung ano, kahit anong mangyari, hindi ko talaga siya pwedeng galawin. At kaya ako naman to kinuha. So that at the age of 60, meron na akong assurance na yung anak ko merong makukuha kahit papaano. Malakas o hindi tayo, meron silang... Ayan, kaya kahit mag-ipet, hindi mo to makukuha. Ka-10 years to eh. Tapos ito, nangyari yan. Ano, ito yung sinasabi ko, no, ang laki ng kaltas nila... Nalilis kapag parang ano 1 to 3 years ang laki ng parang yung 30 mo magiging parang 25 lang, tataka ka ba't ganun, imbis na madagdagan lumiit pa. Ayan. Yung iba kasi talaga actually natatakot silang mag-invest. Pero actually po, kung makikita natin ngayon sa YouTube, sa internet, sa TikTok, actually, Tutor Vicky, Tutor Arlene, kahit na ano, high school, elementary, high school, college, talagang nag-i-invest na sila sa murang edad nila, no? Kasi nga, na-open sa kanila. Nung panahon natin, hindi masyado, no? Parang, okay lang, dyan na lang yan. Uso tayo yung ipon-ipon na nakatago talaga sa mga alkansya natin yung pera. Kasi feeling natin, basta pagkailangan ko, mabilis ko siyang makukuha. Or hindi tayo nagka-count, no? Hindi tayo nagpaparte-parte. Yung tawag doon, yung percentage, hindi natin yun iniintindi. So, maganda dito sa financial debt natin na mas naiintindihan natin, pag pala high risk investor ako, pwede ako dito sa task. May sa stocks and businesses, no? Yung iba ay talagang nagpa-purchase, ano pa, nagpa-franchise, nagbubukas ng business. Ayan. Sabi ni Sir Toleno ay, I suggest po for better improvement ng income sa ating savings, I suggest mutual fund, no? Sinabi niyan, do not deal with time deposit. Mas maikli po ang ating income through bank, about 2 to 5% plus tax pa. Ang nangyayari nga po, ang isang taon na yung pera mo sa bangko, point something pa lang. Yan. For stocks investment po, dapat aware ka na daily or per hour with regards kung anong status ng investment mo, you need to learn more about stocks and how it grows. Totoo po yun. Aaralin talaga natin. Ang low risk din naman po yung Pag-IBIG MP2. Mas malaki pa ang interest at walang tax. Ayan. Tax. Thank you, Ma'am Lilibet. Salamat po. Yun. So, ikaw, mag-i-invest ka na ba? Yan. Actually, aaralin natin, ano ba yung maganda mong pag-investan? Diba? Ano ba yung aaralin natin? Hindi tayo basta-basta sumasabak na lang. At tapos iiyak tayo, hindi natin naiintindihan or hindi natin nakuha yung pera, diba? Ayan. Ayan, sabi ni Sir Match, dyan daw siya nag-invest sa MP2. Wow, oo, sabi ni
ang MP2 makapag-invest na rin nga dyan. Gaya-gaya daw yun, no? Yun. So, dyan daw nag-invest si Tutor Madge. So, sino pa ang nag-invest dyan sa MP2? Siguro si Ma'am Lilibeth, ano? Yan. Thank you po sa inyo pong, ano nga ba yun, comment. Ayan. Taga saan po ba si Ma'am Lilibeth? Salamat sa ating mga kasama ngayon na kahit na sila ay nasa Isabela, ayan, ay ating nakakasama. Grade 12 lang sila, ma'am. Pero talaga okay naman nanonood sa atin. Tsaka mga grade 11. Ayan. Ayan, may sinishare si ating Tutor Madge. Ayan, ang Pag-ibig Fund. MP2 Modified Pag-ibig 2 Savings. So, sige nga, check ko nga yan para makapag-ano din. Ano ba itong Pag-ibig MP2 Savings natin? So, ito ay savings is a special savings facility with a 5-year maturity designed for Pag-ibig Fund member. Okay. Magkano monthly niyan, ma'am? Ayan. No? So, meron siyang ayan, 6.12%. Sabawa 2020, sa 2020, 6.12% na yung ano niya, yung dividendo. Yeah. Tagalog na Tagalog, no? So habang tumatagal yung taon, syempre na naka-invest yung pera mo, mas lumalaki yung amount, no? Ayan. Pwede po kayo pumunta dyan, i-download nyo yung form na yan sa Modified Pag-ibig to Enrollment Form. Yan, punta lang po kayo dyan sa ano na yan, no? Sa link ng Pag-ibig. Ayan. Ayan, pinost po ni Direk sa ating pong comment section sa mga interesado. I-click nyo lamang po yan para inyong makita. Ayan. So, maraming salamat po. Nakakatuwa naman. Parang naano ko, nahahamon ako na mag-stuck dyan. Oo nga, no? Kasi maganda naman talaga na hindi actually isa pa nga po, no, na may nagturo din sa akin. Halimbawa, meron kang savings, huwag ka lang pong mag-save sa isang bangko. Kasi naranasan niya, lahat ng pera nila, savings ng mga anak niya, savings niya, nasa iisang bangko. Ay nagsara. Nagkaroon ng problema. Hindi naman siya nagsara. Nagkaroon ng problema, parang yung system nila down, parang 3 days. Eh, kailangan nila ng pera. 3 days or 1 week yata yun na hindi talaga nila ma-access. So, ang sabi niya, dapat pala talaga, at least, meron ka rin naman sa ganitong bangko, nakilala, meron ka sa ganitong bangko, at meron ka ding hawak-hawak. Sabihin, eh, paano po kung wala nga kaming pera? Yun natin patatrabahuhin yung pera natin. Na anumang maliit na halaga na meron ka, subukan nating palaguin. So, sa Tutor Erza, as teacher, ano rin po, rumarakit din po ako as ano, hairstylist. Ayan, si Tutor Arlene, yung kanyang talent, nagpapakomission. Yung iba, nag-online selling. Yung iba, no, yung mga talent talaga nila. Ayan, masasuggest natin sa ating mga senior high school na estudyante, no? Ayan, mm-hmm. Pwede kayong ano, gamitin nyo yung mga talent nyo. You can create your own video, upload nyo sa YouTube, make sure na yung content nyo ay kapaki-pakinabang at makakapag-inspire sa iba. Ayan, mayroon tayong mga estudyante po na ganyan, Ma'am Erza. Yes. Actually, marami akong kilala. Kumikita na talaga sila at nakakatulong na talaga sila sa parent. Kasi nga, hindi lang sila basta nagti-TikTok lang or something. Talaga nag-iisip sila, paano ba ako kikita? Paano ba madudoble yung pera ko? Ang sabi nga ni Chinky Tan, no, na positive Chinky, na yung piso mo, isipin mo, paano ko ito mapapalago? Huwag yung piso ko, ano bang maibili dito? No? Huwag laging ganon. Kundi, paano ko ito mapapalago? Ayan. For your feedback po, napakahalaga ng inyong mga feedback, ng inyong mga suggestion, ng inyong mga comments. Marami pong salamat sa sumama po sa amin ngayon sa live. Ayan. Kindly scan that QR code po at i-send nyo lang po yan. No? Scan nyo po yan at mababasa po yan. At malaki pong tulong sa amin ang inyo pong mga comments, suggestion, para po mas mapabuti pa natin ang ating ginagawang programa ito, na maabot pa ang ating mga kabataan, maitulay ang pagkatuto sa kabila ng pandemya. Di ba, Tutor Arlene? Yes.
Ayan, maraming maraming salamat po at isa na naman pong makabuluhang usapan ang naganap ngayong hapon na ito. Ayan, mag-ingat po tayong lahat. Thank you po. Sa financial literacy, aangat ka sa buhay, pamilyang Pinoy, dapat kapit kamay. Kapit kamay. Ayan, kapit kamay, tulong-tulong, ano? Ayan, what's keeping you from being rich? In most cases, it's simply a lack of belief, no? Yan, minsan di tayo naniniwala eh. In order to become rich, you must believe you can do it. And you must take the action necessary to achieve your goal, sabi yan ni Sir Orman. Diba? Kasi gusto mong maging mayaman, hindi ka naman nakilos. Gusto mong umangat sa buhay, ayoko maging mahirap, ayoko na ng gantong buhay, ayaw mo naman kumilos. Hindi ka naman na nagtitake ng risk. Dapat willing ka to take the risk and to try and try and to take action na kung ano man yung dapat mong gawin. Diba, Tutor Arlene? Yeah, syempre, kailangan laging may action. May action. Yeah. Ano natin mariricho kung wala tayong gagawin? Yes. So next week natin, ayan, hindi pa na bago yung week 1, week 4. Week 7 na tayo. Week 7 na. Ayan, week 7 na. Kita-kita po tayo sa Monday. Meron tayong morning habit, coding and robotics. Ano pa, Tutor Arlene? Mommy Tech Talks, Science Monday, Senior High School and ALS. Ayan. Kaya kita kids at laging manatiling nakatutok sa DepEd EdTech. Ayan, maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Stay healthy, stay safe, palakas po tayo, inom ng maraming tubig, and pray every day, okay? 7 days without prayer makes 1 week. So pray lagi. God bless po. Thank you so much. See ya! Bye. Keep safe, everyone! Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating Itulay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na Itulay program. Gamitin ang hashtag Itulay Level Up. Kita-kits bukas!